So yan po mga kabiyaya, mga kadaverkads, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito, mag-usapan natin, TPNC nanghihingi na respeto. Anak ng teteng, kayo pa nanghingi na respeto? Ang titigas din ng mga mukha nyo, no? At ito, si, ito, ito yung mga gusto ko, lumalaban. Ito, Paolo Contis. Oo, may pasimpleng banat sa Tito Vic and Joey. At ito, pag-usapan din ho natin to. Ito, yung mga pro page. Tapos may mga padasal-dasal pang mga nalalaman po, no? At itong sinabi ni Henyo Master, or patama ni Henyo Master sa fake bulaga. O nga po pala, hindi na ho natin sila tatawaging fake bulaga. Hindi na rin ho natin sila tatawaging the longest running noontime show. Hindi na po, never na po. Hindi na po natin kailangan silang tawagin ng ganun at ng fake at fake bulaga. Hindi na po sila natin tatawagin ng ganun. Dahil isa po yung kabastusan. O kapala, ano, nabubulol ako dito. Kapalastanganan, tama ba? Bubulol ako dun, ah. Ito na ngayon, ang bago nating itatawag diyan sa fake bulaga. Ano? Respake. Respake bulaga na po. Ha? Respect bulaga. Hindi, respect na po ang wag nang bulaga. Respect na lang po ang itatawag natin sa kanila, mga kabiyaya, mga cadaver cats. Wala na pong simula ho ngayon. Sa lahat po ng mga kapanood ho nito ng video ko, ang pangalan na ho nila ay Respect. No? Oo. So dito tayo. O nga pala, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito, unahin natin to. Ito, unahin natin to. Si Arnold Clavio ng Tape INC. O mas kilalang Harry Roque ng TV ng Tape Defender. Harry Roque. Sagwa naman ako, kamukha mo. Okay, ito sabi niya, may kita niyo dyan si screen, ay screen recorder na lang pala natin. Para maganda, no? Screen recorder natin. So yan! Yan, may kita niyo dyan si screen, ha? Sabi niya rito, hashtag respeto sa Tape INC. Tapos mga naka-mention, alam niyo yung naka-mention, ibig sabihin nagpapapansin doon sa mga boss nila. Okay? Ang kumpanyang nagtaguyod, nag-produce, at namuhunan upang mabuo, makilala at malagpasan, mabuo, makilala, what? Harak ng tepaklong o. Nabuo, nakilala, anak ng teteng. Eh bakit kung TPNC pala ang nagbuo at nagpakilala sa titulong itbulaga? Eh bakit kinuha nyo pa ang TBJ? Bakit ginawa nyo pang talit ang TBJ? Bakit hindi yung mga alusos? Bakit hindi yung mga magkakapatid? Bakit hindi sila yung nagpasigat sa titulong itbulaga? Aber, sipin nyo nga maigi yun. Anak ng tipaklong kayo, oh. Oh. Ayun ako. Oh, ulitin natin, ha. Nagtaguyod, nagproduce, at namuhunan upang mabuo at makilala. At malagpasan ng mga pagsubok, kaya tumagal ng 44 years. Ngayon ko lang po nalaman na yung TPNC po ay nasa RPN9 na pala din. Noong 1979 po pala, itong Tape INC ay nasa RPN9.
Di ba RPN9 yung unang istasyon na napanood, kung saan napanood ang PBJ at ang Itbulaga, di ba? So nandun pa, hindi nyo kami in-inform, nandun pala kayo. Di sana nag-kokak kayo nung mga panahon na yun, nandun pala kayo nun. 44 years of putik. Okay na sana kung 28 years eh. Una-una, nag-thank you, di ba? Natatandaan yung thank you ni Henyo Master. Dito sa GMA, to all 20 years kaming nandito. 28 years, di ba? Na nandito sa GMA. Di ba? Nung lumipat ang Tito Vic and Joey, nung panahon na nandun pa sila sa ABS-CBN, naman nauna sila ABS-CBN bago GMA. No? Paglipat ata nila ng GMA, doon lang na gano'n tong tape INC na to, doon na lang pumasok to eh. Paano niya sabing 44 years? Oh, 44 years and still counting ang Itbulaga. Nakaka-asma tong nung mga vlogger ng Tape Bulaga, ano? Ito pa. Hashtag respect. Sa 90% na stop, na iniwan, na bigla at nagkaroon ng agam-agam kung mawawalan na ba ng trabaho. Ito, sasagutin natin yan, yung about dyan si stop na yan. Kung hindi ba naman sandamakmak na bopulis yung boss nyo, kung hindi niya tinarantado ang Tito Vic and Joey, nag-agam-agam ba kayo na mawawalan ka ng trabaho? Hindi, di ba? At saka, huwag nyo isisi. Sa Tito Vic and Joey, ang mga staff, hindi nila hawak yan, tanga. Naturingan letter T yung una ng pangalan mo, hindi mo alam ibig sabihin ng tanga, ikaw yun. Oh, tignan mo pangalan mo, Ted. Oh, tignan mo yung T, di ba? T. Oh, tanga, ikaw yun. Sa gwapa ng meaning niya, Ted, Tape, EB, Depender. Pag binasa mo ng So pag binasa mo to ng malaswa, ang laswa ng kakalabasan. Oo. Basahin mo siya ng yung puro sa unahan, yung Ted tsaka Tape. Tite. Tapos yung E tsaka D. Yung na ituloy, mamangalo tayo. Ang tanga lang. Ba't nga isisisi sa Tito Vic and Joey yung mga sa staff na yun? Anong meron dun? Ha? Ha, Arnold Calabio, sumagot ka. Anak ng dating ka, Buti pa si Arnold Calabio, Maayos-ayos, Yung etong clone ni Arnold Calabio sa Tape INC, aanga-anga, Okay? Agam-agam kung mawalan na ba sila ng trabaho dahil sa paglisa ng tatlo at iba pang kasama. Ngunit, nanindigan at nanatili sa Tape INC at ngayon masaya sa bagong pamunuan. Weh, masaya ba? Weh, sure ka ba dyan? Baka interviewin ko yung tatlong kakaalis lang dyan. Pero yan na natin yun. Tsaka na yun. Eto nga, bakit nyo isisisi sa Tito Vic and Joey yung ng staff? Sagutin ng production yan. Kakasabi mo lang sa taas, kakasabi mo lang sa taas, ha? Ang kumpanyang nagtaguyod, nagproduce at namuhunan. Ibig sabihin, namuhunan, sila yung nagpapasahod ng staff. So kung ibig sabihin ko sila hindi rin ibig sabihin na kung sila, kapag sila yung nagpapasahod sa mga staff, sa kanila din yung titulong Itbulaga. Katangahan yun, ha? Ito, dito naman tayo sa baba. Apat yung nilagay niya, balabays ganda ka na rin pa, victim. Ito pa. Sabi niya, sa mga host na kahit alam nilang uulanin sila ng bash.
Sa mga host daw na respeto daw ha, hashtag respeto sa mga host na alam nilang uulanin sila ng bash. Alam na pala nila eh. Oh. Bakit sila pumasok dyan? Eh alam na pala nilang magiging ganyan yung kakalabasan ng career, yung career nila dyan. Bakit? Inutusan ba namin sila na pumasok dyan? Tsaka wala nga daw silang pakialam dahil malaki nga yung ganito. Anak ng teteng, sa inyo, sa respetuhin namin. Bakit? Respeto ba sila? Alam nyo, eto ha, ang respeto, hindi yan hinihingi, kusang binibigay yan. Kaya huwag nyo sa aming hingiin yung respeto na sinasabi nyo. Dahil kung may respeto kayo, dapat pinakita nyo rin sa amin yan para respetuhin din namin kayo. Anak ng teteng itong mga to, mga pa-away pick kayo ha. Hindi kayo mananalo sa akin, kahit magtulong-tulong pa kayo. Ilan ba kayo mga vlogger dyan ng tape? 10, 5? Sama nyo pa yung iskon yan? Eh pare-parehas lang naman kayong mga tulonggis eh. Natawa ako dun ah. Oo, totoo naman eh. Pare-parehas lang naman kayong tulonggis eh. Ilan dami-dami nyo, ilan lang kami. Chris Ulo, ako, Jeng Magno, si Tamesi. Apat lang. O si Real Talk Chicago. Apat lang kami. Lima lang. Ilan kayo? Halos 10, halos 20. May mga pro page pa. Tapos hindi kayo manalo-nalo. Basag kayo lagi. Mga tulonggis nga kasi talaga kayo. So sinasabi mong irirespeto namin yung mga host dyan. Ba't na bakit? Nirespeto ba nila TBJ? Ha? Nirespeto ba nila? Yung pagpasok pa nga lang dyan sa respect na yan eh. Yung noon time show na respect, di ba? Respect. Oh, yung sa fake bulaga na yan. Huwag na natin silang tawagin fake bulaga. Respect bulaga na lang ha. Oh, yung pagpasok pa lang nila dyan eh. Wala na nga silang halos katiting na respeto sa Tito Vic and Joey. Tapos gagalangin namin sila. Eh di wow. Eh di wow. Tanong mo sa lolo mong may kalabaw. Oh, sa mga host na kahit alam nilang uulanin na sila ng pambaba hate comments ay tinanggap ni Ang Hamon upang magtimon sa tahanang pinakamasaya ng Itbulaga. Ay naku. Naubos ko na yung tubig ko. Timon? Hamon? Ano pa? Ah, ano pa yun? Tinanggap Ang Hamon? Tarantado ka ba? Kumakain ka pa ba? Baka nalilipasan ka ng gutom. Hoy, magkakain kayo mga tape defender. Oh, baka nalilipasan kayo ng gutom. Ano na, wala na sa ayos yung pinagsasabi nyo. Anong tinanggap Ang Hamon? Bobo ka ba? Bayad sila dyan. Malaki talent pinili dyan. Tanga. Ang bobo nito. Siyempre, artista yan. Wala nang pakialam sa mga basher yan. Sabihin mo nasasaktan. Ulul, paawa effect lang nila yun. Tapos sabihin mong tinanggap Ang Hamon para magpasaya ng tao. Shit! E di wow. Kung tatanggapin, tinanggap nila kasi malaki offer sa kanila. Tigil-tigilin nyo nga ako ng mga paawa effect nyo. Pagsasampalin ko kayo dyan lahat eh. Ginawa nyo pa kaming bata dito ah. Kala, ano yan, pumasok sila dyan, volunteer para mag-host. Okay sana eh, re-respetuhin sana namin yun eh. Pagpasok nila dyan, volunteer, walang sahod, pero nag-host sila, mas okay yun. Pero pumasok sila dyan, may talent pa sila, o gag ka ba? Ay nako. Kaya layo talaga ng pagitan natin lahat eh. No, kayo ng tape defender, ng halusos defender dyan, ng fake bulaga defender. Sige, sabihin na natin fake bulaga. Ang layo ng pagitan natin, promise talaga, sobra.
Oh, sa utak pa lang, layo na. Tsitsura pa kaya. Okay, eto. Eto pa yung pang-apat na respeto niya. Oh. Respeto sa batas na nagsasabi na hindi pa final ang decision. Kailan? Saan? Hindi pa final. Saan? Saan? Ah, so ibig sabihin pala, para sa tape INC, para sa television and production exponent INC, eh, hindi nyo pala kinukonsidera na legit yung desisyon ng ipupil. Ibig sabihin, para sa inyo, walang kwenta ang desisyon ng ipo. O ipo, kung mapapanood nyo to, wag nyo na itong ipa-register yung mga ipapa-register nito. Eh, napakaliit pala ng tingin sa inyo eh. Tingnan nyo, sabi niya, sa batas na nagsasabi na hindi pa final. Eh, diba, naglabas na kayo ng final, ano? Ng final decision nyo, na final decision nyo, na Tito Vic and Joey ang talagang nagmamayari ng trademark Nate Bulaga, at sila rin yung karapat dapat na magpa-register ng titulong Nate Bulaga at hindi ang tape INC, diba? Eh, anong pinagsasabi nito? Wala palang tiwala sa inyo tape INC, kaya pala eh. Ay, nako, okay. Sa batas na nagsasabi na hindi pa final. Final, o? Final? Final, laging final? Hoy, letter F yun, hindi letter P. Alap ng timang naman, o. Oh. Final? Final? Alap na yan. Ngayon lang nakakita ng final, das letter P, ah. Final. Ha, ito. Ituturuan kita. Baka hindi mo ito napag-aralan sa school nyo eh. Ang final, ang letter ng final is letter F. I, tapos N, A, L. Final. Hindi P. Ha? Ano, ang basa doon, Tagalog yun, final. Letter P lang kalagay, oh, letter P. Anong final? Ano yung final? Penal code? Ibig sabihin, kapag ano na pala, kapag halimbawa nasa question and answer ka, tapos tatanungin sa'yo ng host, that's your final answer? Yes, that's your penal answer. Penal ang buisit na to? Ayot na to? Patawang ipot ka rin eh, no? Gusto rin? Ay, tape INC, itong vlogger niya parang gusto atang maging komedyante. O, tingnan mo yung final niya, ginawa niyang pinal. Pinal? That's your final answer? Yes, that's my pinal answer. Ang dami ko tama sa bilo mo araw ko, ayop ka. Pinal answer ang puti. That's our final answer. Yes, that's my final answer. Siguro nagmamadali yung ipusto, no? Natatawa talaga ako. Grabe. Desisyon at maaari pang i-apela sa mas mataas na korte. I-apela nyo. Tingnan nyo kung sino magmumukhang tanga. Okay, dito naman tayo. Dito tayo. Ano? Ito po yung sinabi. Kilala nyo si Juanito Velasco Camacho Jr., si Mr. Colet kung tawagin, si Mr. Macolet kung tawagin, yung nanalo sa 1 for all 1. At ito, may mensahe siya kay Paolo Contis. Ito po, basahin natin. Mr. Paolo Contis, mas masarap siguro kung gusto mong ipaglaban ay yung bagay na mismong iyo, yung pinaghirapan. Bakit? Kailangan ninyong ipaglaban yung bagay na simulat sa pool, alam ninyo at alam ng nakakarami, pwera yung mga taong sarado ang isipan or utak. Napag-aari talaga ng iba kung ang tunay at talagang iniregistro nyo ay
makapagpasaya at makatulong, which is good naman. Totoo naman 'yun, 'di ba? Wala namang ano doon. Tama 'yung sinabi ni Juanito. Para sa akin, hindi ito usapan kung sino ang mas nakakatulong at nakakapagpasaya. Lahat tayo ay may karapatang tumulong at magpasaya. Usapan ito ng tungkol sa pagmamay-ari sa isang bagay o pangalan na na magpakailanman, pwede pa rin naman kayong makilala, makapagpasaya at makatulong sa pangalang na ipagmamalaki nyo at hindi sa pangalan, hindi talaga sa inyo. Grabe ka, Juanito, ah. Grabe, oh. Sa pool dito si ano? Bibihira lang din pala itong magseryoso si Juanito, pero sa pool, no? Pero mas masarap makilala sa pangalang ipinagmamalaki nyo at hindi sa pangalang hindi naman talaga sa inyo. It's so hurt. It's so hurt. Ano pa ba ang ipinaglalaban mo? Kasi sa totoo, kahit sabing hindi legal, alam ng lahat kung kanino talaga ang itbulaga. Matauhan ka sana, Mr. Paolo Conti, sa mga pinagsasabi mo kung may natitira pang respeto sa kapwa mo at sa sarili mo. Respeto! Si Paolo Conti magbibigay ng respeto? Eh, hindi nga makapagsustento sa anak niya. Sustento, respeto, bars. Sasabihin nyo na respeto. Eh, hindi nga makapagsustento yan. Respeto pag gusto nyo. Anak ng timang kayo, ha? Ito yung ano, yung anong pagtingnan yan, ha? Ito, yung ano, isa pa sa mga page naman na makijuice. Ito ang kinaganda rito. Sa GMA, sa TPINC, yung mga vlogger nila, yung mga pro page, kapag medyo dehado na, eh may kita mo yung mga Bible verse, yung mga makajuice nila, kuno. Oo, ito nyo to, si Brock mo yun, nung nakaraan, nagmumura-mura ka pa. Tapos ngayon, may pa Bible verse ka na. Ang galing, para kasi chistir, ha. Oh, mana-mana, magkakaisang ugali nga talaga kayo lahat, no? Ito, nakita nyo naman yan, hindi ko na siguro basahin to. Ay, parang gawa-gawa niya lang to. Sige, basahin natin na. Diyos Amang, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito at gabayan niyo po ang kami sa aming mga dapat harapin. Nawa ang araw na ito ay maging produtiko. Ano ba naman yan? Produktibo at pakinabang sa mga sa nakakarami. Nawa ay kapayapaan at katarungan ay aming makamit ayon sa inyong ambag. Akalain mo, nakapag-pray ka pa ng ganito? Hindi ka kaya masunog sa inyo? Hindi ka kaya masunog sa inyo sa ginagawa niyong ganyan? Ako, kapag may ginagawa kong alam kong medyo mali, pasikreto kong nagdadasal ako at nangihingi ako sa kanya ng kapatawaran. Pero kayo, ang babastos na mga bunganga nyo, nung kailan lang, anong tawag nyo sa kay Henyo Master? Matandang durang? Tapos, kapatid, yung kapaltid, di ba? Tapos ngayon may pa Bible verse kayo? Shit kayo! Yung pa Bible verse, akala nyo mga dadala nyo, ayun ang hirap sa inyo eh. Pag nasusukul ka na kayo, pa Bible verse na kayo, ha? Gusto mo ba ng verse? Gusto mo verse? Halika rito, bibigyan kita ng verse. Oh, verse uppercut. Gusto mo, may ano pa eh, verse chachi on the floor, right? Charot. Anak ng mga GMA pro page, no?
Parang may mga saltik sa ulo. Kapag nasusukol, ala, yun, ano na sila, Bible verse. Diba si Chester? Yung nagsalita ng rapist daw ang Tito Vic and Joey. Hindi kaya si Chester to si Brock Noy? Hindi kaya isa lang sila? Parang iisa lang utak, parang iisa lang mga mindset ng mga pro-page eh. Hindi kaya itong mga pro-page ng GMA eh, iisa lang tao to na binabayaran para lang mag-post ng kung ano-ano. Hindi na, wala lang. Pumasok lang bigla sa utak ko. Hindi kaya ganun, no? O, pwede kasing ganun mangyari dito eh. Oo. Kasi napapansin ko, halos lahat sila iisang ano eh. Iisang dialogo. Iisang kataga. Tapos bandang uli, biglang baway, biglang Bible verse. Ito naman mga tanga-tangang mga supporters nila, ay maka-Diyos ang GMA. Ay maka-Diyos tong page na to. Purihin natin. Oo, tungtuwa sila. Ang mga Dabber Cards, hindi yan mga Diyos. Huwag natin yung silang suportahan. Ay, ulitin ko ito ha. Maraming mga tao na halos simula pa lang sa pintuan ng simbahan, nakaluhod na hanggang sa altar. Pero pag uwi ng bahay, ayun, naririnig mo, takila ka! Gago ka! Tapos, kung sino-sinong mga buhay-buhay yung pinag-uusapan. Oo. Oh, ay, dami kong kakilalang ganyan. Yung mga nasa pintuan pa lang ng ano, ng simbahan, nakaluhod na hanggang sa altar. Pag uwi dun sa bahay, ayun, nagmumurahan, yun. Oo, tapos, tapos dun sa bahay, lalabas ng bahay nila. Ando na, magchichismisan na dun. Pag-uusapan na yun, may mga buhay na may buhay. Oo, daming ganyan. Ako, kaya huwag nyo kaming, kayo, GMA Pro Page, huwag nyo na kaming daanin sa mga ganyan. Hindi naman kami pinanganak kahapon. At hindi rin naman din kami matanda, pero mas nauna lang yung utak namin sa inyo, ha? Prayer of the day, Wednesday, December 6. Wala lang. Natawa lang ako sa mga ganitong taktika. Naalala ko dito sila, no? Yung basta. Ay, nako. Wala na ba? Wala na, ha? Wala na. Ito. Okay, hindi ko alam kung ano to ha. Hindi ko alam kung hindi na natin ipakita. Pakinggan nyo na lang ha. Hindi ko alam kung sa inyo. Kasi para sa akin, patama to sa Tito Vic and Joey. Pakinggan nyo ha. Tagal ma-play ha. Ito. Madalas, kaya pala madalas pag nakaganito ang outfitan, nakaupo ka lang. Nakayuga yung paggalaw-galaw. Mahirap eh. Now I understand. Nakayo pa rin ako. Kasi yung suot ni Paolo Contis dito is maong na pantalon. At naka-polo siya. Or polo. Polo na white. No? Kadalasan nagsusot niyan ay si ang magkapatid na Soto. Si Tito Soto at si Bossing Vic Soto. Ang sabi niya, eto ha, ulitin natin. Saan na yun? Nawala. Madalas, kaya pala madalas pag nakaganito ang outfitan, nakaupo ka lang. Nakayuga yung paggalaw-galaw. Mahirap eh. Now I understand. Nakayo pa rin ako. Diba? Sino naman ito tumatawag? Mamaya ka na. Nagbablog pa ako eh. Kayo, para sa akin, ano yun eh. Oo, itong si Raul lang na to eh, no? Tapos magre-reklamo mga vlogger nyo pag binanata namin kayo. Kaso na naman, kaso. Sige, kasuhan, blue double. Wala nang nalaman, hindi kung magkaso. Wala, pag hindi na kaya ng utak, kaso agad. Pag hindi kasi kayang makipag-rebatal, makipag-balikan ng salita, makipagpalitan ng utak, manahimik na lang kasi kayo. Pati na dito naman tayo kay inyo, Master Joey De Leon. Ay, ito pala yung wait lang guys, ha? So yan, mga kabiyaya to, pakinggan natin yung sinabi ni inyo, Master. Sapul na sila rito.
Marami na naman na angat ang mga kilay. Well, I don't expect respect from respect. Well, I don't respect to respect. Palitin natin. Well, I don't expect respect from respect. Ay, naku, madami na lang mga galit nito. At ayun, ito, Bossing Big Soto, pinagsigawan ngayon lang mismo, ngayon lang, pinagsigawan ng Eat Bulaga. So yung mga kabiyaya, mga kadabar kads, anong masasabi nyo sa mga nabanggit or mga napag-usapan nating issue ng mga tolonggis ng mga vlogger ng kabila? I-comment nyo lang po dyan. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pahipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ingat po kayo palangin. God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.